Okay, good day ulit sa ating mga ka-Chessistar channel, no? Si Coach Eman ngayon ay magbibigay ng bagong instructive video against Kings Indian Attack, no? Meron kasi tayong nakalaban ng Kings Indian Attack. Tsaka bakit natin siya gagawa ng video? Kasi syempre, pataas yung rating niya. So, yung mga tirada nito, trusted, di ba? Kasi hindi ka naman tataas kung babatil-batil ka, di ba? Silence within me. Ayan. Tahimikan, di ba? So, dito, mapapansin nyo, flag down siya. Pero ako yung black dito, grabe naman yung ano natin, labang natin. Alright? So, paano nangyari yan? Okay? Analysis mode tayo. So, ganyan nito mag-aral. Ano? Ah, lagyan mo ng analysis dyan para makita mo yung pinaka-base mo. Sa mga ano, mga E4 player, congrats kasi top talaga siya na pinaka-base mo ni White. Knight F3 D5. So tama tayo, no? Okay. G3 siya, King's Indian attack formation, Knight F6. So tama din yung tira ko. So bukod dito sa analysis, lagi kong sinasabi sa inyo, na pagka mag-check kayo ng game, bubuksan nyo yung book. Yan, para completos recados. Yan, Bishop G2, C6. Tama ba yung C6? Ayun, C6. Yan. Castling, and then, Bishop G4 yung best move, ano? 24-14 ang ano, tumitira ng average player. Kung gusto mong ano, tumira ng ganyan, okay lang. Pero ako, Bishop F5 lang. So, tingnan natin yung Bishop F5, 2397. Okay, not bad. Nasa candidate pa rin. Tumira ako ng E6, so pwede. Knight H4 siya. Gusto niya mag-trade ng Bishop sa Knight. Bishop G4 ako. Tama din siya. Bishop H5. At ang best move daw dito ay Bishop E7. Ano bang tinira ko? Tama din. So, ganun yun. Kakaaral ko ng opening, medyo nagagamay ko na siya kasi paulit-ulit yung ginagawa. So, ang pag-aaral ng chess, everyday process yan. Every game din. Every game process. C3. Castling. Pero wala na sa database yung mga tirahan natin. Pagka C3 niya, ginawa ko castling. Sabi dito, wala sa candidate mo bintira ko. Ayun. O, tingnan nyo. Mga ka-chess is our channel. Ayan. Kain yun, hindi ko napansin pagkatira dito. Ano lang ginawa ko? A5. So, blunder yung A5 ko. Kain, sayang. So, nga lang kasi, kapag nag-ano ka dito, takes ka, baka F3 han eh, no? Ay, hindi pwede. Hindi pwede mag-F3 kasi kain yung rook. So, titira to dito talaga. And then, makaka-withdraw ulit yung bishop. Mahusay. So, hindi ko nakita yun. Sorry. Ayun. Nag-knight D7 ako ulit. Pangalawang blunder. Kain sa E2. So, yun. Yan. Another information yan. Bishop C4. Bishop C5. Bakit hindi nag-bishop E7? Kasi feeling ko walang gagawin. Rather than bishop sa C5, may assault dun sa ano, F2. Ngayon, pwede naman siya mablock ng D4. Pwede siya mablock ng D4 kung magdi-D4 ang white. Pero, pupunta lang ako ng bishop D6. Tapos magsi-C5 ako mamaya. O kaya mag-E5 ako para ma-break yung center. So, ang tirang bishop C5 dito, inviting. Eh nag e4 siya, capture. Bakit tayo mag ano? Bakit pag e4 kailangan mag-capture? Kasi mag-e5 'yan. Walang magandang pwesto yung knight kapag ka nagkataon. So, versado, bishop takes. Nasa candidate mo busba bishop takes, mawala din. Bishop g6 ang best move. Pero kasi parang ano kasi siya eh, hindi siya ganun ka-develop. Kaya, ayan, pinang-capture ko na. Queen C7. Ang idea ng Queen C7 ay umatake, no?
matake yung Knight E5 para makapag-capture. Tama yung tinuturo ng engine na Bishop F4 kasi sa pull yung aking queen. Ang ginawa ng kalaban ko, King H2. So baka napansin niya, tama din yung naisip niya, eh, no? Kapag tumira siya ng iba, limbawa, Rook E1 o kaya Rook B1, rather than Bishop F4 at saka King H2, delikado yung F2. At itong F2 tsaka G3. Bakit? Kasi, pinatay ko yan. Halimbawa, tumira lang ng rook dito, may queen takes. Hindi makakapture kasi open check sa king. Ayun. Okay. Saan natin ulit? Knight E5. O, pagtira ko ng Knight E5, lamang siya. Okay. Tandaan nyo, 2377 ang kalaban natin. Halos yung magta-24 na yun. Parang malaay kami na rin yung rating niya. And capture, Bishop F4. At wala akong ibang tira kundi dito. Tingnan natin kung may iba pang tira. Wala na akong maisip na tira dito eh. Oh, Queen. H4 talaga. Ay, H5. Yan. Yung threat ng ano, Queen G6, hindi na pwedeng mag-capture dito kasi may Bishop. Pero kung wala dyan bishop, baka pwede ako mag-capture. Okay. Usan lang natin kasi baka may hindi ako mapansin. Develop lang ako lang siya. Kasi ngaw lang. At ayun, nag-knight H5 ako para medyo maguluhan siya. Okay, binalik ko lang. Ano yung best move dito? Queen. Negative 1 na. Pero ako, hindi ko nakita yung best move. Parang mayroon makita. Parang idea ko dito. So, nasarado na isip ko na ano, na kailangan ko i-battery. Pero salamat naman at parang nagiging negative dito. Yan. Pinapture niya. Tapos tama yung tira ko. Negative 6. Grabe issues, malupit. So, pero hindi ko alam kung anong bakit naging negative 6 to. Kasi parang equal lang naman. Ito lang kasi ginawa ko dyan. Capture, context, tapos capture. Ano kaya best na? Ay, grabe. Bishop F2, hindi ko nakita yun. Para may ganun, tas mati dito. Mapupwersa yung queen na kainin yung bishop. O, tinan nyo. Dami nating matututunan kapag nag-a-analysis tayo. Kinapture ko lang yun. Ba, negative 3 pa rin, ha? Negative 3 pa din. Ayun. Kaya ako yan binaba kasi kakapture tayo dito. E5. So, mali ang E5. Pero na okay naman. Ano, babanat dito kasi ako. Pagka kinapture, okay lang din. Okay. G6. Siyempre, mag-G6 tayo para mag-iba yan pagka anong nagkapalitan ng mukha. At dito na. Sigurado na to. Mate in 7 siya, pero hindi ko nakita yung mate in 7. Ewan ko kung bakit. Ah, yun ang mali ko. Dapat pala bishop dito. Mate in 4. O, tinan nyo. Kasi nga may mating ganun. Kaya whatever. Madali nang mamate. Napahaba ako pa. Ayan, kakapturing ko to, tapos chicheck ako dito. Ang lupit din naman ang tira niya. Capture ko yan para meron skewer. Ang ganda rin ang tira niya kasi kakapturing na yung pod. Siyempre, ano tayo dito? Depensang marino tayo dyan. Okay. So dito, clear na yung lamang ko. Ang problema na lang, 23 seconds ako, 30 seconds siya. So parehas na kami dito may panic time. Dito, tinan nyo, sinasabi ni Stockfish na capturing ko daw. Eh meron na lang akong 23 seconds, tapos siya 27. Medyo delikado yan. Kasi baka mag-check-check yan eh. Oh, kahit naman walang check kasi merong capture dyan. Pero, ano eh,
expose yung king natin, walang cover. Kaya ang ginawa ko dyan, nag-A5 lang ako. O A4. Bakit? Okay lang na-capturing niya yan. Siyempre, hindi niya naman makakapture ngayon kasi may threat ako sa bishop. Okay. Next. G5. Hindi ko pa rin kinapture na pa ganyan. Bakit? Kasi gusto kong pagka kinapture niya yan, maging bahay ko yung pawn na depensa. Okay. Tulak lang. Tsaka, boom, push. Naging tama. Negative 7 na. Ngayon, bakit push dito ang tira? May 16 seconds ako, tapos siya 12 seconds. Tama naman kasi promoting. Pero bakit tinira ko ay, ano yan? Win. Sa, ano to? A2. Bakit queen sa A2 ang tira? Kasi, 12 seconds siya, 15 seconds ako. Pagka sa blitz, naglalaro ka ng may timer, importante sa endgame yung pag-check. Kasi, iisipin niya kung saan niya ilalapag yung hari niya. Mas importante yung hari. Ayan. Tinan nyo, kinain niya na lang tuloy sa sobrang taranta niya. O, eh, dapat dito kasi, parang ano na siguro siya, naisip niya, mamamatay na siya, kaya pumapture na lang siya. Pero hindi pa naman siya kasi dyan mati, natataranta lang siya siguro. Tingnan niyo, 2377 yan. Tapos 2246 lang ako ngayon. Ilang minutes ago lang to. Kung mapapansin niyo yan, 20 minutes ago lang. Nagpaliwanag pa kasi ako. Ayan. And then, the rest is history. Ayan. Binaba ko na lang to dito kasi nagmamadali ako, pansinin nyo, 12.2. Pagtira ko 12.2 ulit. Tumira siya, okay, 11.7. Ganun kabilis. 11.3 pagtira ko ng ganun, 0.4 seconds lang. Oh, pagka tira ko dito 11.3, tapos 10.1, nakapag-win na ako. Check na lang. Pansinin mo dito. Ayan. And then, game over. Kasi mamamati ito automatic. Kasi ang dami niyang tira. Oh. Dami niyang tira. Walang skill pick. So, meron pa akong 6 seconds. Eh, kung halimbawa, tumira siya dito, titira lang ako ng kahit ano dyan. Huwag lang ako ma-check. Madadown na siya dyan. So, yun. Strategy-wise. So, sana may natutunan kayo, lalong-lalo na dito sa opening review lang, na ayan, tulad yan, type 6 ang best mo, pero nag-D5 ako, pwede naman yun. Okay, G3, tamang tira C6, o kaya, ayan, type 6. Ayan, aaralin nyo yan, para medyo maging solid talaga kayo sa opening. Ayan. Bishop G4 ang best mo, pero pwedeng bishop, depende kasi yan sa style mo. Halimbawa, ang style niya, gusto niya mag-G6, gaganon. Nasa style mo yan. Ang style ko kasi, ano, open positional o kaya ano, kaya positional to open, ganun. Open to positional, may ganun klaseng player, tapos positional to open. Yan ako kasi positional to open. Pupositional ko muna, tapos kapag lumamang na ako, tsaka ako, susuntukin na susuntukin. So, hindi katulad ng iba na suntukan, kagad mula simula. Yun. Mga ganun. So that's it. Sana may natutunan kayo sa video na to. At maraming salamat. Marami pa akong ibang videos. Panoorin nyo yun. Sana makatulong yun sa chess journey nyo. So this is Coach Eman. Libangan ko lang to. Wala naman akong ano, nihinging kahit anong kapalit. Pero na lang sa mga estudyante ko, syempre nagbabayad yun. Okay. Gusto mo ng one-on-one lesson, add mo ako sa Facebook, Manuel Villa. Kaya comment ka sa mga videos ko. Okay, that's it. Hanggang sa muli na video natin, mga chess art tutorials. Goodbye!